para sa pagbabalita. No face mask, no entry. Atin pa rin panatilihin ang social distancing sa loob at labas ng ating iglesia. Hindi na maaring lumabas ang mga nakapasok na sa loob ng iglesia maliban sa oras ng uwian. Mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang mga dadalo na may karamdaman kagaya ng sipon, ubo at lagnat. Inaanyayahan po ang bawat isa na dumalo sa ating pulong panalangin tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 4 ng hapon dito sa ating iglesia. Para po sa mga leaders, ang mentoring po ay tuwing una at ikatlong linggo ng buwan na ginaganap pagkatapos ng ating pananambahan. Ang ating pong banal na hapunan ay ginaganap tuwing ikaunang linggo ng buwan. Hinihikayat po ang mga kabataan, kababaihan at kalalakihan na sumama sa ating mga small group. Pakipag-ugnayan lamang po sa ating konsilyo. Bukas po ang ating iglesia sa mga nagnanais na magkaroon ng Bible study. Pakipag-ugnayan lamang po sa ating konsilyo o sa ating pastor. Sa mga nagnanais po na magkaloob ng bulaklak, para sa ating altar sa araw ng pananambahan, makipag-ugnayan lamang po sa ating kaligid. And so good morning po sa ating lahat. Ayan, tayo po lahat ay makatayo na. Ayan, tunay nga po na tinipon tayo na handi Panginoon ngayong umaga upang atin siyang awitan, sambahin at purihin na magkakasama. Amen po ba? Ikaw ay kapatid.
Thank you.
serve sa inyo, Panginoon, namin magtitiwala, Panginoon, at mananalig, Panginoon, sa inyo. We worship you, Panginoon, namin po kayo tinataas ngayon, Panginoon. Ganda rin, Lord, sa aming mensahe na makikinig, Panginoon, ay sa buhay ng bawat isa sa amin ito, Panginoon. Sa ilamang pag-uri, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon dahil muli tayo ay sama-sama na mag-worship sa Kanya. Sa New Testament, dinescribe po ang church sa maraming mga metaphors and analogies o yung paghahalintulad. Halimbawa po sa 1 Peter 2:9, inilintulad ang church sa isang holy nation na ang ibig sabihin ang lahat ng mga mananampalataya, ang citizenship natin ay sa langit. Sa Revelations 5:10, ginamit po yung salitang kingdom na ina-emphasize na merong isang hari at tayo dapat mag-submit sa ating king. Sa 1 Peter 2:5, ginamit po yung salitang priesthood. Ibig sabihin, ang mga believers ay meron tayong direct access with God. Sa John 15:5, ang Panginoon tinawag niya ang church na vine. Ibig sabihin, tayo ay nakakonect sa Kanya. At dahil doon, meron po tayong kakayanan para tayo ay mamunga. Sa Ephesians 2:20, ginamit naman po yung salitang temple. Nang ibig sabihin, si Jesus ang solid foundation. Doon sa 1 Corinthians 12:12, ginamit po yung church na isang body, ibig sabihin maraming mga bahagi. At tayo ay nakadepende doon sa head, ang ating Panginoong Jesus. Sa Hebrew 12:23, ginamit po yung salitang assembly, na ine-emphasize po dito na tayo ay merong common calling, na tayo ay igagather ng Panginoon doon sa presensya niya, pagdating niya. Doon sa 1 Peter 5:2, ginamit po yung salitang flock na ang ibig sabihin, inililid tayo ng ating great shepherd. At ang isa pang na metaphor na ginamit po sa church ay yung family. Ito ay nag-speak of intimacy, care, openness, and love sa ating spiritual family. At sa umaga po ito, ito po yung ating pag-uusapan, yung mga various groups in the spiritual family or in the church. Ang text po natin na may tatagpuan natin sa 1 Peter 5, 1-16. Hindi na po natin babasahin mamaya, babasahin po natin sabay-sabay. Tayo po na po ay saglit na manalangin. Nagpupuri kami, Panginoon, at nagpapasalamat dahil ginathered mo ang iyong mga anak para kami ay sama-sama sumamba sa iyo, magbigay ng papuri, maitaas ang iyong pangalan, makinig ng iyong mga salita, at Panginoon, kami ay handa na makinig sa iyo. Ang iyong banal na espiritu ay malayang kumilo sa aming kalagitnaan, at ikaw po ang aming mag-glorify sa umagang ito. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malimit po, sinasabi ko kung natatandaan ninyo, lagi kong kinu-quote itong sinabi ni Jesus sa John 13:34 and 35. Ang sabi niya po doon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
at makikilala na kayo ay tunay kong mga alagad kung meron kayong pag-ibig sa isa't isa. So dito po, makikita talaga natin na ang isang mark ng isang Kristiyano ay yung meron tayong pag-ibig. Pag-ibig sa isa't isa, lalo na pag-ibig sa ating mga sa ating spiritual family. Si Timothy po, siya ay bahagi ng spiritual family na matatagpuan sa Ephesus. Pero yung church sa Ephesus, marami pong problema dahil yung maraming mga mananampalataya patuloy din doon sa kasalanan. Naandun pa rin po yung immorality sa church, naandun pa rin po yung mga covetousness, ha, drunken, nagiinuman sila, swindler, at marami din po na mga anak ng Panginoon na inabandon nila yung kanilang role, yung kanilang function sa church. Marahil meron silang mga katungkulan doon sa church at ito'y inabandon nila. Yung iba naman na mga kalalakihan, nag-aspire sila ng leadership sa church pero hindi naman sila qualified. Kaya nga si Paul, nagbigay siya ng qualification ng mga elders and deacons sa church. Kaya dito makikita natin na kailangan ng church na magkaroon ng discipline. At ito nga po, ang tinuro sa atin dito ni Paul kay Timothy, kung atin pong titingnan sa ating text, basahin po natin sa 1 Timothy 5:1 and 2. Sabay-sabay po tayo, basahin natin 1 and 2. O ready? Lahat po tayo, bumasa. Ready, go. So dito po makikita natin, dahil yung church, may nag-exist na sin, na kasalanan between members ng church. Kaya nga po ang sabi dito ni Paul kay Timothy, huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matatanda sa iyo, kundi pakiusapan mo sila. So ibig sabihin, sabi ni Paul, huwag mo naman masyadong i-rebuke sila o yung violent rebuke, kundi ang gawin mo, pakiusapan mo sila. Sabi dito, kung sila ay matatandang mga lalaki, ituring mo silang parang tatay mo, parang ama mo. Kung sila ay matandang babae, ituring mo sila na parang iyong ina. Kung sila ay isang kabataang babae, ituring mo siya na kapatid. At kung siya isang kabataang lalaki, ituring mo siya na kapatid na lalaki. So ito po yung instruction ni Paul kay Timothy na pakiusapan niya yung mga kabahagi ng church na patuloy sa kasalanan. Kaya nga po, sabi, i-confront mo sila sa kanilang mga kasalanan. Pakiusapan. Bakit po ganito ang instruction ni Paul kay Timothy? Dahil alam natin na sabi ni Paul doon sa Korinto, yung maliit na lebedura ay nakapag-aalsa ng masa. Ibig sabihin, ang konting kasalanan sa church naaapektuhan ang buong iglesia. Kaya dapat, pag meron nag-exist na nakikita na kasalanan, dapat ikinokonfront na agad. Sinasabihan, pinakikusapan, na kapatid, no, parang lumilihis ka na sa kalooban ng Panginoon. Namumuhay ka na sa kasalanan. So mas maganda ganito ang ating gawin. So merong pakiusap, merong pagko-confront sa kanila. Kasi minsan ang nangyayari sa church, parang nakikita mo na nagkakasala yung kapatid mo, parang wala ka pa rin ginagawa. Hindi mo man lang siya kinaka
kinakausap. Hindi mo man lang siya pinagpipray. Hindi mo man lamang siya pinagsasabihan. Pero ang sabi dito ni Paul, dapat pag kinonfront mo sila sa kanilang kasalanan, dapat merong respect, merong humility, merong love, and with gentleness. Ito po yung napakahalaga pag nag-confront tayo ng kasalanan ng mga kapatid natin. Now, tandaan po natin, irespeto natin sila, lalo na po yung may mga may edad. And then, maging mababa tayo at merong pag-ibig. Dapat ang motibo mo, yung love. Dahil mahal mo siya, ayaw mo na magpatuloy siya sa kasalanan. At naandun yung gentleness sa pakikipag-usap sa kanila. So, ito po yung obligasyon ng bawat isa sa atin bilang tayo ay kabahagi sa spiritual family ng Panginoon. Pangalawa naman po, basahin po natin doon sa 3 hanggang 8. O, ready na po? O, go! Okay na po? Okay. So dito naman po, makikita natin, ano ba yung obligasyon ng church na tinuturo sa atin dyan ni Paul? Merong malaking obligasyon ang church para suportahan yung mga widows, yung mga balo. Dito po ba merong mga balo? Pakitaas nga, balo na lalaki o babae, basta balo. O at least meron din, o marami-rami. So, pakinggan po natin to. Ito yung obligasyon ng church, no, para suportahan yung mga balo. Pero ang sabi po dito, dapat ang church ine-evaluate kung sino po yung mga nangangailangan talaga ng mga balo. Kasi meron pong sinasabi dito si Paul kay Timothy, na kapag ikaw ay isang balo na meron ka pa namang nag-exist na mga anak o meron kang mga apo, so hindi na obligasyon ng church na suportahan ka, kundi dapat ang ito ay obligasyon ng mga anak o mga apo na talagang suportahan nila yung mga matatanda. So ito po ay instruction ni Paul kay Timothy. At instruction to ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami po akong nakikita na mga Christian church na pag tumatanda na yung kanilang mga magulang, halos wala talagang sumuporta, napapabayaan. So ito po yung pakiusap ni Paul, na dapat alagaan natin yung mga balo, mga matatanda. Alam niyo po, kami ay 7 magkakapatid. No? Palibasa, ako lang ang walang asawa. Lahat ng mga kapatid ko, nag-asawa na, meron na sila kanya-kanyang bahay, naiwan sa akin yung nanay at tatay ko. Ako po ay full-time na nag-work sa Agape Student Center. Mahal na mahal ko yung aking work, yung ministry sa Agape. Kaya nga po, minsan sinasabi ko sa sarili ko, hanggang mamatay ako, hindi ako aalis sa Agape. Pero dumating yung pagkakataon na nagkasakit ang nanay ko, na-stroke siya, at dahil siya na-stroke, hindi na siya makalakad. So, ang ginawa ko po, nag-part-time lang ako sa Agape. Half-day na lang ako kung pumasok. Hanggang sa hindi na po talaga ubra, hanggang sa ako po ay nag-resign. Ako po ang nag-alaga sa nanay at tatay ko. No, ang tatay ko ay namatay 88, ang nanay ko ay 81. Nanay ko ay na-stroke, inalagaan ko siya ng 9 years. So, dito po, ang isang blessing na
Panginoon. Noong namatay ang nanay ko at ang tatay ko, ako lang, pito kami magkakapatid, pero ako ang kasama niya hanggang sa sila ay kinuha ng Panginoon. At pagdating ng panahon na yon, makikita natin yung blessing na binigay ng Panginoon. At ang isa pa, wala kang pagsisisihan pag inalagaan mo ang iyong mga magulang, ang mga matatanda. Masarap sa pakiramdam at saka yung memory. No? Pag naalaala mo, napakaganda ang memory. No? Na siya ay inaalagaan mo araw-araw. Hinihilot ko yung kanyang kamay, yung kanyang paa, dahil ayoko na maging matumigas pag hindi na igagalaw. At alam niyo ba ang nanay ko, pag hinihilot ko yon, lagi niya akong kinikis. Lagi niya akong hinahalikan. At ito isang napakagandang memory na naalaala ko pag naalaala ko siya. At wala tayong pagsisisihan. Naalala ko, yung isang kasama ko sa Agape, si Chris Malimban, baka kilala niyo. Taga-Alapaño Nida. Noong namatay yung kanyang nanay, meron siyang kapatid na lalaki, ang lakas umiyak. Sabi namin kay Chris, naku, talagang siguro mahal ng kapatid mo yung nanay niya. Noong nawala talagang hagulgol, ang lakas umiyak, ikaw lalaking tao. Ang sabi sa amin ni Chris, kaya yan umiiyak dahil puro pasakit ang binigay niya sa nanay ko. No? Noong namatay ang nanay ko, doon siya nagsisisi sa mga ginawa niya sa aking nanay. Kaya misan, yung malakas umiyak, hindi ibig sabihin mahal talaga niya yung kanyang magulang na namatay. Kundi minsan, ang laki ng utang niya sa kanyang mga magulang. No, para walang pagsisihan. At saka ang isa pa, ito ay utos, instruction ng Panginoon sa mga Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon doon sa verse 8, basahin po natin verse 8, ang sino mang hindi nag-aalaga sa kanyang mga kamag-anak o lalo na sa kanyang kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahul pa siya sa hindi sumasampalataya. So, ito po yung dalawang mabigat na kasalanan ng isang mananampalataya na hindi kumalinga sa kanilang mga matatanda. Sabi, una, dinidenied mo yung iyong faith. Para kang walang pananampalataya. At ang isa pa, ikaw ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. So ito po yung sinabi ng Panginoon, mas masahol ka pa kaysa hindi mananampalataya. So napakabigat na kasalanan kapag pinabayaan natin yung ating mga magulang na mga matatanda. Kaya mga kabataan, no? Masarap mag-sacrifice na alagaan natin yung ating mga matatanda, yung ating mga magulang. Dahil ito ay merong blessing mula sa Panginoon. Pangalawa, yun namang mga balo talaga na wala naman silang kamag-anak, walang kakalinga ang instruction ni Paul kay Timothy. Dapat ang mga balo na mga walang kamag-anak o walang titingin sa kanila, dapat suportahan ng church. Kung wala talagang kamag-anak, dapat suportahan ng church. So, sumunod na makikita natin doon sa 9 and 10, basahin po natin 9 and 10, verses 9 and 10. O ready? Go! Yan. Ano naman ang obligasyon ng church? No? Doon sa mga balo o mga may edad na talaga namang no? Naandun yung pag-work niya sa iglesia. Talagang naandun yung ministry niya. Ano ang sabi dyan? Nagsaserve siya sa church? Siya ay minsan lang nag-asawa na balo na. No?
kilala sa paggawa ng mabuti. Napalaki niya ng maayos yung kanyang mga anak. O ano pa ang sabi? Hospitable, nagpapatuloy sa tahanan nila ng mga mananampalataya. Naglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. No? Tumutulong sa pangangailangan at nakatalaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Talagang tumutulong siya. Kaya anong paalala sa atin, anong instruction ni Paul sa ganitong mga balo na talagang merong malaking ministeryo sa church? Sabi doon, bigyan niyo sila ng mataas na pagkilala. Mataas na pagkakilala. Kilalanin ng church yung mga balo na talagang naglilingkod sa Panginoon. Misan, nakikita natin na yung mga nag-work talaga, misan na neglect, misan nga, sa halip na bigyan ng mataas na pagkilala, misan kinikriticize pa. No? So, ito ay paalaala sa atin. Alam nyo, merong isang pastor, pagkatapos niyang mag-preach, pagbaba niya, meron lumapit sa kanya na isang babaeng may edad, na isang balo. Ang sabi nitong babae, alam niyo, pastor, parang wala naman akong nagawa para sa Panginoon. Kasi ako, bata pa, nakakilala ako sa Panginoon, isinuko ko yung aking buhay, at sabi ko, Panginoon, gusto ko maglingkod sa iyo. Pero ngayon, may edad na ako, parang ang pakiramdam ko, wala man lang akong nagawa para sa Panginoon. Ang sabi ng pastor, ano ba ang mga ginawa mo? Halimbawa, araw-araw, ano ba ginagawa mo sa araw-araw at wala ka ng time para mag-serve sa Panginoon? Sabi niya, kasi po, bata pa ako ay nabiyuda na ako. Nabalo na ako. Meron po akong 4 na anak na lalaki. Pinangalan ko sa kanila yung 4 na yung 4 gospel. Isa si Matthew, si Mark, si Luke, at saka si John. Sabi na, saan na yung mga anak mo? At ano ba ang ginagawa mo? Ako po ay talagang sinuportahan ko yung aking mga anak. Pinalaki ko sila ng maayos. Pinakilala ko sila sa Panginoon. Yung aking isang anak, si Matthew, siya po ay tinawag ng Panginoon para maging missionary sa China. At yun namang isang anak ko na si Mark, tinawag rin siya ng Panginoon na maglingkod doon sa Africa bilang missionary. Ito naman pong anak ko na si Luke, siya po ay nag-i-interpret. No? Nag-aral po siya ng lingwahe ng China at nag-i-interpret niya yung Word of God sa salitang Chinese. At ang naiwan po sa akin, yung isa kong anak na si John. Siya po ay 19 years old pa lang. Pero meron po siyang calling. No, meron siyang calling sa Panginoon na gusto niyang pumunta at maging missionary doon sa Africa. Pero ang sabi po sa akin, itong anak kong si John, ako ay mananatili muna sa inyo hanggang hindi kayo tinatawag ng Panginoon para sumapiling na niya. So, mananatili ako, aalagaan ko muna kayo hanggang dumating yung pagkakataon na kayo itawagin na ng Panginoon doon sa presence niya. At sa pagdating ng panahon na yon, doon pa lang ako aalis. Alam niyo, sabi ng pastor, no, doon sa babae, alam mo, excited ako na pagdating mo sa harapan ng Panginoon, gusto kong makita yung reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pagdating sa araw na yon, ibig sabihin, talagang yung pag-aalaga sa family, isang malaking ministeryo. Akala niya wala siyang nagawa para sa Panginoon, pero yung napalaki niya yung kanyang mga anak, in spite na siya ay nag-iisa, at naturuan niya, at nagkaroon talaga ng malalim na relasyon sa Panginoon at tinawag ng Panginoon para sa ministry. Sabi nga, napakalaki ng ginawa mo para sa Panginoon. So, dito isang paalaala sa atin na talagang malaki ang ministeryo natin sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Kaya nga,
Sabi nga, yung spiritual family, kung meron kang nakikita na patuloy sa kasalanan at wala kang ginagawa, di ba? Pananagutan mo yon sa harapan ng Panginoon. Ganon din sa ating physical family. Mahal natin sila. Dapat meron kang gawin para sa kanila. Para sila ay lumaki talaga ng merong malalim na pagkakilala sa Panginoon. And then ang sumunod, dito sa 11 to 15, basahin po natin, 11 to 15. O go. Huwag mo sisasama sa lista ng mga batang biyuda sapagkat maaring... Yan. Yun namang instruction dito ng Panginoon. Malaki yung obligasyon ng church para maturuan. No? Sabi dito, kung meron tayong mga miyembro na byudan, na bata pa, ang sabi doon, kung hindi naman niya matiis yung kanyang sarili, no? At maneneglect niya yung ministry sa church, tapos, siya ay, sabi doon, magkikismis lang, di ba? Patuloy din sa kasalanan. Sabi, mabuti pa na instruct, na turuan nyo sila, na maigi pa na sila ay mag-asawa at magkaroon ng pamilya para maalagaan niya yung kanyang pamilya, para yung kanyang concentration ay naandoon sa pamilya. Kaya may instruction ang Panginoon doon sa mga byuda na maaga na pwedeng mag-asawa. No? So, doon naman sa verse 16. Sige, basahin po natin. Kung ang babaeng mananampalataya ay may mga kamag-anak na byuda, yan. So dito naman itinuturo sa atin na merong obligasyon ang church para siguraduhin yung mga capable naman na mga kamag-anak pa ng mga byuda o mga balo na matatanda. Sabi dito, kung po pwede sila na ang mag-alaga, sila na ang sumuporta. Para sa gayon, yung burden ng church, maibsan yung burden ng church sa kanila at makapag-concentrate ang church doon naman sa mga byuda na wala talagang susuporta sa kanila. Kumbaga, tulungan ang church sa halip na ang church pa ang susuporta sa kanila, meron namang mga iba pang kamag-anak, dapat sila ang sumuporta. Malaki ba ang obligasyon na binibigay sa atin ng Panginoon? So, ito ay instruction ng Panginoon kay Timothy. Kaya dito, mga kapatid, nakita natin ang kahalagahan ng spiritual family. Hindi kanya-kanya. Talagang dapat nakikita yung care, no? Yung pag-ibig sa isa't isa, yung pagtutulungan. Kaya nga, merong instruction sa atin ang Panginoon. Meron tayong responsibility sa isa't isa. Hindi pwede katulad ni Cain, am I my brother's keeper? No, tayo ay may tungkulin sa isa't isa. Meron tayong responsibility bilang mga anak ng Panginoon. Kaya nga po, napakalaki ng puso ng Panginoon doon sa mga matatanda, doon sa mga balo,
panahon, dito sa Deuteronomy 14:29, nagbigay ang Panginoon ng isang promise and a blessing. No, nagbigay ang Panginoon sa sino mang kakalinga, sa mga matatanda. Ang sabi doon sa Deuteronomy 14:29, ang sabi ng Panginoon, bibigyan ninyo ang mga taga-ibang bayan, ulila at mga balo. Sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Ibig sabihin, may nakalaang blessing. Hindi naman puro sacrifice. Pag ang Diyos ang nagpala sa atin, tiyak, sigurado, na napakagandang blessing ang ibibigay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, no? Pagpapalain ko kayo, no? Sa lahat ng mga gawa ng inyong mga kamay. Pero in another hand, sabi doon, doon naman sa Deuteronomy 27:19, sabi doon, sumpain ang sino mang magkait ng katarungan sa mga taga-ibang bayan, ulila at mga babaeng balo. Ito naman, pag hindi mo tinulungan, sumpain. Kaya nga yung sinabi doon ni Paul kay Timothy, sabi, dinidenied mo ang iyong pananampalataya at masahol ka pa sa hindi mananampalataya pag hindi mo tinulungan ang iyong mga matatanda. So ang Panginoon, basta nag-instruct siya, no, lagi siyang merong kasamang pangako. Meron siyang kasamang pagpapala. Kaya ang sabi doon, pagpapalain niya, no, yung gawa ng inyong mga kamay kung susuportahan ninyo ang inyong mga matatanda. So, dito makikita natin, talagang dapat mag-reflect, no, sa kanyang iglesia, sa bawat isa sa atin na bahagi ng kanyang church, sa kanyang spiritual family, yung pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga ulitin ko yung sinabi ni Jesus sa John 13:35, makikilala na kayo'y tunay kong mga alagad kung meron kayong pag-ibig sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami, Panginoon, at nagpapasalamat dahil minsan pa tinuruan mo kami kung paano namin aalagaan ang aming mga matatanda. Panginoon, tulungan mo po na makita sa amin yung pag-ibig sa isa't isa. Hindi po madali, pero meron kang biyaya na iyong ibinibigay. Panginoon, marami pong salamat sa mga anak mo na nakinig ng iyong mga salita. Tulungan mo po na wag lamang itong isang karunungan sa kanila, kundi ito ay mai-apply nila sa kanilang mga buhay. Mai-apply nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, samahan mo po ang bawat isa sa amin na kami ay kumalinga sa aming mga kapatid, lalo na po sa kanila na matatanda. Sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nanyayahan po ang lahat ng naglaos na kalang birthday at may nais ipagpasalamat. Akin po kayong ipapanalangin. Nanyayahan ko pong tumayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang Diyos na buhay at makapangyarihan na patuloy na nagdaragdag ng buhay na iyong mga anak. Salamat po sa panibagong taong pinagkaloob po sa iyong mga anak. Pagpalain po sila at bigyan pa ng marami pang maliligaya at masaganang kaarawan ng kanilang buhay, kalakasang pisikal at espiritual, Panginoon o Diyos. Ganyan din sa mga nagpapasalamat dahil sa mga tinamong pagpapala at biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sambahin ka po, Lord God, Lord, sa mga pagpapala at biyaya dito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ngayon mga panalangin. Amen. Mga kapatid, noong nakaraang linggo po ay nagdaos tayo ng ating eleksyon para sa pamunuang lokal o konsilyo ng ating iglesia na manunungkulan mula June 2022 hanggang May 2025. At ito po yung naging resulta ng ating eleksyon. Ang mga napili po nating mga
elders o matatanda na iglesia ay ang kapatid na Lita Castro na siyang pangulo ng elders, kapatid na Presi Camia. Nandito po ba kapatid na Lita Castro? Ayun, inanyan ko pong tumayo yung mga babanggitin ko po ang pangalan. Yan po. Kapatid na Presi Camia, kapatid na Maribik Lara, kapatid na Normi Barsaga. Ayun, sila po ang ating mga elders. At ang mga diakono, diakonisa naman po, kapatid na Nari Sangria na siyang president ng diakono, diakonisa, kapatid na Connie Salmorin, kapatid na Lisa Crisostomo, ayun, at kapatid na Elisa Rasa. Para po naman sa ating secretary, church secretary, kapatid na Maria May Saitanan. At para po sa ating treasurer, ay still ang ating pong treasurer, kapatid na Mercy Parillanes. Ayun po. It so happened na lahat po ng kandidato sa auditor ay nanalo na sa taas. Kaya ang panibagong council ay mag-a-appoint ng auditor. Para po naman sa Pangulo ng Kabataan, ang president po ay si Ivan Carl Labuni. Ito po siya. Sa kababaihan po ay kapatid na Aimee Reyes. Ayun po sa likod. Sa kalalakihan po ay kapatid na Henry Saitanan. At sa music ay kapatid na Kim Lapidario. Wala si Kim. At yung pong ating prayer committee at LPM ay wala po rin, lahat po ng kandidato inanalo na sa mataas na posisyon. Kaya po pag-uusapan na lang po ng bagong konsilyo sa susunod, no? Meron po ba akong nakalimutan manggitin? Baka may nakalimutan ako. Kompleto naman po, no? So, yan po yung ating pamunuang... Ano raw? Ayaw nga pala, sorry. Sunday School, para lang lingguhan. Kapatid na Ruth Vidal. Wala rin. Ayun, kapatid na Ruth. So, yan po yung ating pamunuan. Sorry, nakalimutan ko yung Sunday School. Okay, so salamat po sa Panginoon sa natapos nating eleksyon. At pagkatapos po ng ating pananambahan, magkakaroon po naman tayo ng eleksyon ng mga pamunuan ng mga kapisanan. From Vice President pababa ng kababaihan, kalalakihan, Sunday School at saka ng kabataan. So kaya po magkakaroon tayo ng divided session mamaya para pagbutuhan yung magiging pangalawang pangulo pababa ng mga kapisanan. Sige po, tayo po itumayo at ating awitin ng doxolohiya. Binabalik po namin maingat sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat o dakilang Diyos. Purihin ka, sambahin ka po, Panginoon God. Salamat po sa malaya naming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. At sa aming pong pansamantalang pagwahiwalay, patuloy mo po kaming ingatan sa panibagong linggong aming lalakaran. Pagpalain mo po, Panginoon, kami at hayaan mo po na mga salita mong aming narinig ay maging pagkain ng aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. At binabalik po namin maingat sa lahat ng papuri at pasalamat at sa pagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, ipatanggap mo po sa amin ang iyong mahalagang basbas. Mga kapatid, pagpalainawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan ng buhay mula ngayon at magpakailanpaman.
Amen. Sa ligod pa ako nalalabas natin.